Tinakasan ng isaumanong kolorum na van ng mga otoridad. Naiisyuhan sana ito ng ticket sa EDSA. May report si Bernadette Reyes. Dahil kolorum umano, pinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA ang van na ito kagabi. Habang nakapwesto sa harap ng van ang isang sasakyan ng komite, hinanapan nila ng lisensya at mga dokumento ang driver. Pero pumalag ito at habang iniisyuhan ng ticket, Sir! Nakakita ng tiyempo ang driver ng van at biglang pumarurot. Ginitgit ng sasakyan ng mga otoridad ng van para sana pigilan nito, pero tuluyang nakatakas. Na-notice nila yung isang van na puno, may indication na yung plaka ng sasakyan medyo private. Hindi na nag-give chase yung ating mga kasamahan dahil nga baka may endanger naman yung mga passengers. Patuloy pang hinahanap ang driver ng kolorum na sasakyan na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. We have already the necessary police report. I have asked my operatives to submit an incident report. And all of this document, we will be forwarding this to the Land Transportation Office for the necessary issuance of the show cause order. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga magulang ng mga sanggol, gumagamit ba kayo ng pagtulog sa inyong baby? May payo tungkol dyan ng isang pediatrician kasunod ng viral video kung saan natakpan ng unan ang mukha ng isang baby. May report si Von Aquino. Habang natutulog sa duyan, unti-unting nilagay ng sanggol ang unan sa kanyang mukha. Kita sa CCTV na kumakawag ang sanggol pero hindi ito agad napansin ng ama. Nang makita niyang nangyari, agad niyang tinanggal ang unan sa mukha ng sanggol. Ayon sa ina ng sanggol, okay naman si baby. Tingin ng ilang nakausap naming magulang, hindi ligtas na pag-unanin ng mga sanggol. Baka pag nalingat ka lang, matabunan yung mukha niya ng unan. Delikado po yung yung minsan kapag may nakapaligid na mga gamit sa kanya, ganun, baka niya sa mukha niya. Ayon sa isang pediatrician, hindi nire-rekomenda ang paggamit ng unan sa mga sanggol na hindi pa umaabot ng isang taon. Suffocation, maaring strangulation po. Itong baby na nasa video, more or less, more than 6 months, nakakaikot na po sila. And hindi natin nababantayan nga kapag tayo ay natutulog. Payo ng doktor, pahigain lang ang sanggol sa matatag na higaan ng walang malambot na bedding. They are not missing anything. Masarap ang tulog nila kahit walang unan. Nasa crib lang dapat ay yung bedsheet ni baby. Iwasan din daw ang paglalagay ng stuffed toy o anumang bagay sa higaan ng sanggol na maaaring magdulot ng choking at suffocation. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinarayo ang Maribina Falls sa Batok at Anduanes na mga gustong magpanamig sa gitna ng mainit na panahon. Sa taas na umaabot sa 6 na metro, pwedeng-pwedeng mag-dive. Mamamangha rin sa magandang view. Kung pagod ng maligo, pwedeng mag-picnic dahil may cottages sa tabi ng talon. Abot kaya rin ang entrance na 40 pesos habang 30 pesos sa mga bata. Kapapasok lang na balita. Umailalim ang isang motorsiklo sa isang truck sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Nagpang-abot ang motorsiklo at truck habang nag-u-turn ang truck sa northbound lane. Sugatan ng rider, nagdulot ng trapiko ang aksidente. Ibinahagi ng mag-asawang Heart Evangelista at Senator Chiz Escudero kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok sa kanilang married life. Pinuri naman ng fans ang makapapigil hiningang episode ng Black Rider na binansagang Barangay Palanga Massacre. May report si Katatibayan. Walang matitirang buhay! Naintindihan nyo! Malagim! Nakakapangilabot na eksena. Kahit sa behind the scenes,
Kitang-kita kung bakit pinuri ng fans ang ganda na eksenang yan sa action-packed series na Black Rider. Mga tao ang nagulat, even pamilya ko, minimessage ako na bakit ganun yung nangyayari, sino-sino ba yung mamamatay, sino-sino yung mga mawawala. Kinakabahan sila actually, parang natatakot sila kung sino po yung, baka mamaya kasi yung favorite character nila yung mawawala. Mabusisi at talagang pinag-aralan ang bawat galaw para ligtas ang cast at production team. Pero hindi lang daw ito ang pasabog ng show. Alam, Black Rider. Pilipinas si Miguel Tan Felix matapos ang Running Man shoot sa South Korea. Bumawi siya ng pasalubong sa pamilyang na-miss niya ng sobra. E kay Isabel Ortega, may dala kaya si Miguel? Shopping ko po siya. Sabi niya, mga 2 to 3 outfits lang. Pero super nag-enjoy ako. Puno yung mga kalahati ng maleta ko. Puro damit lang po ni Isabel. Pareho sila ngayon naghahanda para sa darating na Summerversary ng All Out Sunday. Pagkatapos ng renewal of vows, tinanong sa Fast Talk with Boy Abunda ang mag-asawang Heart Evangelista at Senador Chis Escudero tungkol sa kanilang natutunan sa mga pinagdaan ng challenges. He believed in my heart, and it's because of his belief in what he knows, like my heart, the heart that he knows. He knew that I was gonna come back, and if he didn't, it would have been done. Difficult, but God made it easier for me. Mm. So the lesson learned there is be still, know there is a God. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News.